And this is Rika G Channel. Welcome back for another vlog. And before I start, please subscribe to my channel and click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. If you're new on this channel talks about lifestyle, tips, tutorials, and reviews. For today's vlog, magpapa-check up ako for a surgeon. Kasi I am monitoring a breast cyst since 2012 pa. So, nandito kami sa Mega Mall, kasi yung check-up ko is sa Mega Clinic, sa 5th floor. 2018 pa yung last na check-up ko, and since nag-pandemic, hindi na ako nakapagpa-check-up ulit. So, ang advice sa Mega Clinic, magdala ng face shield. Ang hirap magpa-check-up ngayon kasi ang daming kailangan. May vaccine card, may face shield, tapos syempre yung safety rin kapag sa exposure. So, iniwasan ko talagang pumunta rin sa hospital and magpa-check-up. Is for awareness din ng mga female na subscribers. So, pag chine-check ko kasi yung aking analytics, mas marami yung female na subscribers na nanonood sa akin. Quick background lang din. High school pa lang na parang nararamdaman ko na meron talagang lump sa right breast ko. Year 2012 ako nag-start magpa-check up. So, series of check-up siya. Hindi lang siya isang check-up. Namamogram na rin ako, nagkaroon na rin ng breast ultrasound. So, laging ang advice sa akin previously is to monitor lang. Laging monitoring lang, monitoring. So, nung 2012, nag-decide na ako na mag-undergo sa breast excision biopsy. Nung time na yun, ang ine-explain nila sa akin or nung mga surgeon is ano daw siya, gising ka pag inooperahan ka. So, hindi pinapatulog, yun yung sinasabi nila. So, nung nag-undergo ako ng operation, hindi ako pinatulog. Kumbaga, conscious ako that time, nung 2012. Tapos, pag inu-ultrasound ako, minsan meron sa left, minsan naman wala. Pero sa right, meron talagang solid na minomonitor ko o solid na mass. Pag medyo malaki yung dibdib, kailangan daw i-mammogram that time. So, nag-undergo din ako sa mammogram. Yung mammogram is parang may flat na surface and then dun ipapatong yung dibdib mo and ipipress ng todo. Para siyang x-ray din na pero pinipress. Ganun yung mammogram. So, yung nag-a-appear din sa mammogram is ano siya, sa right breast talaga may solid na mass. So, nung binalikan ko yung result ko previously, noong 2012, meron ditong nakalagay na retroareolar mass measuring 3.12, 1.38, and 3.31. So, yun talaga yung minomonitor. So, for peace of mind that time, I decided to undergo na ng excision biopsy. So, nung nagpa-biopsy ako, yun nga, conscious naman ako, gising ako, pero medyo nagkaroon ako ng trauma that time kasi nga, gising ako and at the same time, naririnig ko yung mga sinasabi ng doctors, naririnig ko yung word na cut. So parang na-trauma ako noon na parang ayoko nang umulit. And sad to say, nung tinanggal yung bandage or yung nakalagay sa dibdib ko nung inalis yun, yung nakakapako na mass na solid, hindi yun yung inalis. Medyo sa may right banda siya nagtanggal. So, after 7 days, bumalik ako doon sa hospital for follow-up check-up. And tinanong ko yung doctor kung bakit hindi yung nakakapako yung inalis. And sabi niya that time, kaya daw ang inalis niya yung pinaka nasa right. Kasi yun daw yung malaki. Which is hindi naman ako naniniwala kasi may ultrasound nga na yung nasa gitna, yun talaga yung malaki, yun yung nakakapako. So, nag-decide ako ngayon na magpa-check up ulit kahit pandemic kasi nakita ko yung post ni Ian Berno sa Instagram niya
na nag-undergo din siya sa excision biopsy or na-operahan siya. And parang yung kanya 6 years ago na niya nakakapa. Tapos ngayon na siya nagpa-opera. Naalala ko yung akin na, teka, meron nga pala ako na minomonitor. 2018 yung last kong check-up. Kaya nagpa-check-up ako ulit. So, February 1, nag-consult ako, surgeon na agad, hindi na OB. Kasi normally surgeon talaga eh. Pag nagpapa-check-up ako sa OB, nire-refer na ako din agad sa surgeon. So, nung nagpa-check-up ako sa surgeon, nag-request agad ng breast ultrasound. And then, yung breast ultrasound, kailangan pala is 10 days after ng first day ng menstruation mo. Yun yung dapat na i-ultrasound ka for breast ultrasound. Bumalik ako for breast ultrasound. And kaya ko rin to pala vinlog is to encourage din yung mga female na i-check niyo yung sarili niyo. Magkaroon kayo ng checking, self-examination. Para kung makapanyo na merong lump, magpa-check up agad sa doktor. And huwag matakot. Kasi nga, syempre, para naaagapan. So, this is for awareness din. Dun sa ultrasound, may mga category siya. So, ayan, by RADS category. Yung category niya, category 0, needs additional imaging evaluation. So, para ipapaulit yun, ipapaulit yung ultrasound nito pag category 0. Category 1, negative. Category 2, benign finding. Category 3, probably benign finding, short interval, follow-up suggested. Category 4, suspicious abnormality, biopsy should be considered. May 4A, low suspicion for malignancy. 4B, intermediate suspicion of malignancy. 4C, findings of moderate concern but not classic. Category 5, highly suggestive of malignancy, appropriate action should be taken. Category 6, confirmed malignant by biopsy prior to definitive therapies. So, yung biopsy na ginawa sa akin 2012, benign naman siya. And ang findings nila is fibroadenoma. So, yun nga, nung February 5, nag-undergo na ako ng ultrasound, ng breast ultrasound. After an hour, nakuha ko din agad yung result. And kung dati category 3 ako, which is probably benign finding, short interval follow-up suggested. So, parang uulitin lang ulit yung ultrasound after 6 months. Yun yung category ko dati. Ngayon, iba na yung category ko. Yung nag-appear na dito is by RADS 4A, 4A, low suspicion for malignancy. Pero sa recommendation, suggests histopathologic correlation of the lobulated solid mass in the right breast for further evaluation. So, yung explanation sa akin ng surgeon at that time is dalawa yung option. So, pwede siyang ultrasound-guided ng needle and pwede ding excision biopsy. Sa excision biopsy, pwedeng local anesthesia pero conscious and pwede ding sedation or yung unconscious. Pero wala naman sinabi kung kailangan ko na talagang magpa-opera. It's my decision naman kung kailangan, kung gusto ko na talaga for peace of mind. And syempre, magiging result din nun kung after biopsy, dun pa rin yun malalaman. Pero as of now, siguro hindi muna kasi na-trauma nga ako dun sa nangyari sa akin ng 2012. I-check ko muna yung sarili ko siguro by sa mga susunod na late this year or early next year siguro. Baka ipa-remove ko for peace of mind din talaga. So, I'm vlogging this to share my experience para at least kayo sa yung mga subscribers or yung makakapanood nitong video is i-check nyo yung sarili nyo and huwag matakot magpa-check up for early detection din para mas maagapan kung ano yung case or ano yung sitwasyon. Sinabi rin niya na hindi naman nothing to worry din kasi 10 years na nandoon pa rin siya or nandito pa rin siya, hindi naman nagkakaroon ng, hindi naman sumasakit or what, wala rin family history.
So, meron din talagang mga cysts na nawawalang kusa, meron naman na lumalaki, may lumiliit. So, depende. Ang importante is self-examination. So, yun lang. Thank you for watching Rica G Channel. Bye!